God's Word. Read Scripture. Mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig sa sulat na ito kung tinutupad nila ang nakasulat dito, sapagkat ang mga sinasabi rito ay malapit nang mangyari. Lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. At ngayon po, patuloy po tayong sumagot sa inyong mga tanong at komento. Itong comment ay nais ko po lang ilinaw sa kanya. Ito po ay galing po kay Jesse74 Channel. Iba po ang salita na nagpapahayag o nagtuturo sa tawag po sa Diyos. Katulad ng pagpili ng Panginoong Hesus sa 12. Sa apostoles, wala pong babae. Nasa panahon ngayon ay mga pastor. Huwag mo ipabor sa iyo ang paliwanag mo. Dito tayo sa pagpili ng Diyos na lalaki, lahat ang 12 apostoles. Alam mo, kaibigan Jeff, marahil hindi ka pa nakakapagbasa ng kasulatan. Marahil din, hindi mo rin alam ang pamaraan at utos ng Diyos. Kung alam mo yung kalooban ng Diyos, hindi ganyan ang iyong pananaw. Kung tutuusin po, kung titingnan natin, hindi lang po 12 ang pinili ng Panginoong Hesus na mga apostol. Hindi mo ba isasama si Apostol Pablo? Di ba ang Panginoong Hesus din po ang pumili kay Apostol Pablo? Kaya maaari ikaw ay nabubuhay sa kasinungalingan. Patuloy kang magsaliksik para ikaw ay hindi mailigaw. Tama ang iyong dinaan ng channel na ko sana ay dito ay bigyan ka ng paglilinaw nang sa ganun ay makasagap ka ng katotohanan at hindi ka mailigaw ninuman. Yan ay ikapapahamak mo. Yung mga taong nagsasabi ng kasinungalingan ay isang bagay na mapapahamak po sila. Kaya bibigyan kita ng mga bagay na kung saan ano ang kahantungan ng mga taong sinungaling, basahin natin sa mga aklat ng kasulatan. Kaibigan Jeff C., unawain mo itong mga talata na babasahin ko. Nang sa ganun ay hindi ka mapahamak tulad ng ibang mga sinungaling. Kaya may pag-asa ka pa kung ikaw ay lalayo sa ganyang mga taong nagsisinungaling, hindi nagsasabi ng katotohanan. Sabi dito sa mga sulat ng Salmo, Kabanata 4, Talata 2, kayong mga kumakalaban sa akin, kailan kayo titigil sa inyong paninirang puri sa akin? Hanggang kailan ninyo iibigin ang mga bagay na walang kabuluhan at magpapatuloy sa kasinungalingan? Tandaan mo, huwag ka magpatuloy sa kasinungalingan. Yung iyong mga paniniwala at napakinggan mo lang ito sa mga taong walang alam sa pamamaraan at utos ng Diyos, ay sila'y mapapahamas. Kaya kaibigan, ito ay biglang payo sa iyo. Makinig ka sa mga aral at turo ni Hesus. Ito pa, meron pa akong mababasa para sa mga taong sinungaling. Ang tapat na saksi ay nagsasabi ng katotohanan, ngunit ang hindi tapat na saksi ay nagsasabi ng kasinungalingan. Alam niyo po, tulad ng sinabi ko sa iyo, Jeff C., na kung saan ang ating Panisokristo ay hindi lang po 12 lang ang kanyang pinili. Marami po. Bukod pa po kay Apostol Pablo. So, ibig sabihin, doon pa lang, hindi 12. Kung isasama natin si Apostol Pablo, yan, o 13. Di ba? Kaya, yung kasinungalingan na iyong natutunan, lumayo ka. Dito ka sa ating channel, mabibigyan ka ng karunungan, kaalaman at pangunawa sa kanyang mga salita. Nang sa ganun ay magsabi ka ng katotohanan. Ito pa, isang salin na kung saan ay matutunan mo itong mga talatang ito. Ang katotohanan ay mananatili kailanman, ngunit hindi magtatagal ang kasinungalingan. Kaya kung gusto mo magtagal, yan, magsabi ka ng katotohanan. Sapagkat ang buhay ng tao ay para lang bulayan. Lilitaw na minsan at ito'y mawawala. At yung ginawa mong masama, yun ay ikapapahamak mo. Kaya dapat lumugar ka sa katotohanan. At may huli pa akong talata na ibibigay sa iyo. Sabi dito, nasusuklam ang Panginoon sa mga nagsasabi ng kasinungalingan. Ngunit nalulugod siya sa nagsasabi ng katotohanan.
Kaya lahat ng sinabi mo, kasinungalingan yun. Hindi lang po 12. Ano? So marami po. Magbasa ka lang ng kasulatan, dadami ang iyong karunungan at hindi ka mapapahamak. At ang Diyos ay nalulugod, ang ating Panginoon nalulugod sa nagsasabi ng katotohanan. Diba? At sinabi mo pa, kung 12 ang pinili at ikukumpara mo sa panahon natin ngayon, 12 dapat din po baga ang pastor ang ibig mo sabihin? Nako po, kung iisipin natin, napakaraming pastor sa buong mundo, hindi lang po 12. Diba? Pero kung ating tutuusin, isa lang po yung pastor na inilagay ng Diyos Ama, walang iba yung ating Panginoong Kristo. Sapagkat hindi po siya pwedeng palitan ang pagkapastor niya, yung pagiging apostol ng mga apostoles, nagkamamatay sila. Pero yung itinalagaan ng Panginoon Diyos Ama, si Kristo po ay naging apostol din po. Kaya hindi pwedeng palitan. Kung ano man po ang magiging tungkulin ni Kristo, nasa kanya na po lahat yung katangian. Pagiging propeta, nasa kanya po. Dahil ang propeta po ay nagsasabi ng katotohanan. Yan po ang tunay na saksi, si Jesus. Kaya kung sasabihin mo, maraming saksi, wala nang iba. Ang sasaksi ay si Jesus Kristo sapagkat siya hindi nagsasabi ng kasalalingan sapagkat nasa kanya po ang katotohanan. Sana po naliwanagan ka sa maikling mensaheng ito, naway samahan ka ng Diyos na mapalaya sa iyong kasinungalingan. Patuloy kang magsaliksik at mag-aral ng salita ng Diyos nang sa ganun ay mailigtas ang iyong kaluluwa na hahantong sa kapahamakan at kaparusahan. Sana'y natauhan ka at nabigyan kita ng paglilinaw sa iyong maling paniniwala. At sa lahat po na nag-subscribe sa channel ito, to God be the glory, naway patuloy din po kayong lumago sa pakikinig ng salita ng Diyos dito po sa ating channel, God's Word, Read Scriptures. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos, kayo po ay samahan at bigyan kayo ng masaganang pagpapala. Hanggang sa muli po.